Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Bob Pomansano. Tayo po manimang kasi po nito malangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. O po, dakila mapagpala ng mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukulan mga biyaya sa pangunandalangin ng taong gilang isa namin minamot ginagalan ng Pastor Evangelista Will Armeda and Tempapa O God. Misa pa kaming nagpupuri ng kapasalamat sa bawat yugto na aming banal gamit pinagpalat ng isaan sa iyong patuloy na pagkiro sa aming kalagitnaan, patunay ka na sa amin sa tutuwi na O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yami siya pa kami buong pagsasumama, buong pagpapakumaba, himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakami kukulang, pagsalansan sa mga kalooban, patawaran mong bawas sa amin O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaganang mga tama sa lata sa aking bibig, daluyan ng spiritual pala, at simpleng kamaraan ng maintindihan ng aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita, madatiyan, mga sa aming beloved podcast viewers, ito ang aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damos of hindas at dansa ng belief, cast out from them and bind the power of darkness on all us, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal Pastor Kristo. At tunagin sa lahat, ako managpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdali, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And I give the whole honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Armeda. Then time problem God will have so much more pastor. And we always treasure remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable son Pastor Linus Almeda. Blood Mama dear, greeting and respect to all the beloved children who Almeda family. At sa lahat po na ating minamat iniibig ng mga kapatid, mga kamamanggawa, mga bisita na dito ngayon. Maging sa lahat po na ating mga beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, sa mga anak po natin beloved Ted Minister Luke Smith, sa mga anak din po na bilad, Mr. Pots, bilad Jatin, and Mr. Scott, sa lahat, and ibig na mga kapatid na sa iba't ibang mundo na nakaantabi sa ating pong live streaming, magandang hapong po, welcome to the Royal Family of God. Amen. Everybody, so praise the Lord! Beloved sons of God, always remember this one thing, the near coming of our loving God is at hand. Napakalapit na po ng pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga bilang mga tunay ng Diyos, kinakailangan na tayo po'y laging handa at datna na mahal na Panginoon na sa marubrob na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagat Biblia si mismo nagsasabi na may ilan na nakatayo na hindi matitikman ang kamatayan at makikita ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi po dito sa from the Gospel of St. Luke, chapter 9, verse 27, kaya nila mo po. The book of Luke, chapter 9, verse 27. But I tell you of a truth, there be some standing here which shall not taste of death till they see the kingdom of God. Pakisabi na lang po, bilabit ko yung Doc, yung Matthew 24. The book of Matthew, chapter 24, verse 40 and verse 41. Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Two women shall be grinding at the mill. The one shall be taken and the other left. God bless you, Pastor Gal. Dito po sa Lucas Kapitulo 9, verse 27. Darapot katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. May ilan na nakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makakita nila ang kaharian ng Diyos. Dito po sa Mateo Kapitulo 24, ang talata po'y 40 hanggang 41. Kung magkagaisa sa bukid, ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, and God bless His world. Mga iniibig, Biblia po mismo nagsasabi na sa mga maiinit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay ay hindi po matitikman ang kamatayan at hindi ang lahat ay makakasama sa nalalapit na pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong magpapabaya kundi bagus po tayong magpapahalaga
sa ating pong paglilingkod sa ating nag-iisang Diyos sa buhay. Kaya't panghawakan po natin yung ating pong kaligtasan, yung ating pananampalataya, may inibig ko. Na tayo dito'y tinuruan ng ating minamahal ginagana, Pastor Evangelista Will Almeida, ang mga Bible study, ating beloved Honorable San Pastor Lins Almeida, na lagi po nating tiyakin, siguraduhin po natin sa nalalapit na pagbalik ng ating mahal na Panginoon na isa po tayo sa makakasama at kung maaari ang panalangin ng taong ng Diyos, walang may iwan dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya panghawakan po natin ng mainam yung pong kaligtasan na nasa atin, i-treasure po natin ito ng mainam, yung ating pananampalataya, minimig ko, tayo po'y maglaan na mas maraming oras sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panahon, sapagkat ang kaawin ng Diyos ay gumagawa ng paraan upang ang mga ilang Kristiyano, minimig ko, ay mailigaw sa kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin, minimig ko, yung kaligtasan na nasa atin. Umiwas po tayo sa mga pita ng laman. Fight the good fight of faith, minibig ko. Pray without ceasing, sapagat hindi lahat ay makakasama. Kaya sa ating nabasa dito, minibig ko, kung magay sa sabukit ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babae nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y ikukunin at ang isa'y iiwan. Ito po'y maliwanag na babala ng banal na kasulatan, minibig ko. Kaya huwag po tayong magpakumpante sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan kung nais nating makapiling ang ating dakilan Diyos sa buhay. At yan po'y anytime now. Ang ating dearly beloved honorable pastor, very wise, hindi iniisip ang araw ng bukas ang pagbabalik, kundi ngayon lagi iniisip upang mapaglingkuran ng buong katapatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dito hindi nagkulang sa ating bawat isa, sa ating mga inibig ko. Kaya nga pag sinasabi ng mga sanlibutan na kapayapaan, peace and safety, then sudden destruction will come. Kaya napakalaga na tayo po yung maging maingat sa bawat oras ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung magpakainit, magpahalaga at magingat. Sapagkat Biblia mayroon nagsasabi, sa dalawa, sa gilingan, isa na iwan, isa yung kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ipagtrabaho po natin yung pong ating mga kaligtasan with fear and trembling, mga inibig ko. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ito hindi ko mo, mainit ang magulang mo, mainit ang mga anak mo, mainit ang mga labos mo, mainit ang ating minamahal. Pastor, lagi sinasabi ito na kanya-kanya tayo natin ipagtatrabaho ang ating mga kaligtasan, mga inibig ko. Huwag tayong aasa sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Ipagtrabaho po natin ito, mga inibig ko. Kaya, maging handa po tayo sa tutuina kung paano ang sanlibutan ito ay laging naghanda sa mga dumarating na mga salot sa kalamidad sa mundong ito. Gumugugol ng by the millions of peso, manibig ko, upang mapag-ingatan ang mga constituent ng bansang ito, manibig ko. Pero sila'y bigo dito, manibig ko. Pero ang ating ginagawang paghanda, iba. Yung ating laging sinusunod at tinatalima ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito hindi nagkulang sa atin ang ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. The beloved children na tayo lagi tinuturang pinangangaralan, manibig ko. Kaya yung mga Kristiyanong totoo, manibig ko na nakauna na naglingkod sa atin, na kinuha ng ating mahal na Panginoon, huwag po tayong malungkot kung sila po yung nauna na sapagkat ando sila sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat pagbabalik ng ating dakilan Diyos sa buhay, sila naman po ang unang kukuhanin bago tayo kukuhanin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po dito, ako na po magbasa nito, nasabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 15 and up to 18, "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Wherefore comfort one another with this word." Sapat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo manganguna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pagkakaklang Diyos at ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magagay tayong nabubuhay na nangatitira ay agawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa granitisa sa Panginoon tayo magpakilanman kaya't mag-aliwan tayo sa isa sa mga salitang ito. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya kung nauna man po yung ating mga mamahal sa buhay na naglingkod ng tapat sa ating dakilang sa buhay, huwag tayong malungkot sapagkat isang araw ang ibig ko, makakasama din natin sila sa pagbabalik ng Diyos. Una silang kukuhanin ng ating mahal na Panginoon at tayo na nangatitira, mga inibig ko, na matapat na naglilingkod. Anytime, rapture will take place, mga inibig ko, sapagkat nandito ng mga sinyalis na sinasabi ng balaw ng kasunatan. Yung kaguluhan, patayan, kaliwat kanan, mga inibig ko, napipintong Third World War, mga inibig ko. Yung mga salot na darating, yung mga lindol na malalakas, mga inibig. Eh, sabi natin, minamahal, ginagrapasto sa preaching niya, mga inibig ko eh. Walang bato na nakapaan sa bato, ano makikita mo nakatayo. Oh? Mapipil sa matinding lakas ng lindol, mga inibig ko. Eh, dito pang alang sa warning ng people 6 years ago, mga inibig ko, na sinasabi sa TV at sa radio, na sinasabi na 8.9 na malakas na lindol. 360 kaagad na mamamatay, 360,000 kaagad na mamamatay pag ito'y nag-occur, mga inibig ko. Natakot ang mga tao, nireduce ng 7.2, pero ganun pa rin ang destruction, mga inibig. Ito yung kanilang paghanda. Gumugugol sila ng mga by the millions. Maganda ito, pero mas maganda kung sila'y lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y lagi nang sinasabi na ating minamahal at ginagawa ng pastor, ang paraan lang mga solusyon sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig. Ang kaguluhan, lahat ng makalimitad ay ang lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala na silang may rarason sapagkat yung ating pong banal na gawain sa TV, sa ating live streaming, sa radio, mga inibig ko, buong mundo po ito, napapanood po tayo. Kaya wala na silang alibay na hindi nila pakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya nga, mga inibig ko, ang sabi ng banal kusunatan na why the one shall be taken and the other left? Yung mga kinuha, ito po yung mga sinsiro. Yung mga tumatalima at sinasagawa yung utos ng ating mahal na Panginoon. Samantalang yung mga naiwan, ito po yung ang kanilang mga sarili, ang kanilang sinusunod. Ayaw nilang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Actually, ang utos ng mahal na Panginoon, hindi po mahirap. Ito po yung napakadali kung buong puso mo itong tatalimahin. May ibig ko, ito po ay napakadali. Ano at magsabi ng praise the Lord? Ito po yung naging mahirap lamang pag yung sarili mong sinusunod mo. Ang gusto mo yung mga sad, katulad pa rin sa reliyon, walang bawal, mga inibig ko. Sinasabi nila, ayoko dyan sa Jesus Christ sa inyo. Maraming bawal sa inyo, maraming binabawal. Wala po binabawal ito ang mahal na Panginoon. Ang sinasabi natin yung mahal na Panginoon, sundin mo ang kanyang kalooban. At pag sinunod mo, pagpapalain ka, dadami pa ito ng by the millions ang gawain ng Jesus Christ kung saan nito na sumilis. Kundi totoo, ang pinangaral natin minamahal, ginagano'ng pastor, mga inibig ko. Kaya nga nandito tayong lahat sa pinagpalang lubos. Napakinggan natin yung patutunan ng ating beloved Brother Ferdy Alvaro kanina sa kahabagan ng mga napanood. Mula sa graming kahirapan, pinagpalang lubos ang ating mga napanood nang siya po'y tumalima at sinunod yung utos ng propeta ng Diyos. Kaya hindi lang siya, marami tayong lahat dito na pinagpalang lubos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, pinagpala yung mga servant na kahit wala yung kanilang amo may ibig ko ay sila'y nagtatrabaho, sila po'y gumagawa. Kaya kung tayo man po'y nandito ngayon, may ibig ko, tayo po'y magbigay ng buong kaluguran sa ating mahal na Panginoon. Isagawa po natin natin ng 100% ang kaluban ng ating mahal na Panginoon. Kaya po sabi dito sa From the Gospel of St. Matthew 24 verse 36, kaya nila naman po. The book of Matthew chapter 24 verse 46. Blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find so doing. God bless you, Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 24, ang talata ay 46. Mapalad yaong alipin kung dumating ang kaniyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa. Amen. Purihin po ating pinakamahal. God bless you, mga kapatid. Tayo po ay gumawa ng mabuti sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Ano yung mabuting gagawin natin? Magtapat ka sa lahat ng bagay, magmula sa kabanalan, for without which in holiness no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal pag sa ating pananambahan, kung nasa ibang bansa ka na, nasa trabaho ka, nasa school ka, nasa negosyo ka, kung yung gawa na sa libutan, yung ginagawa, huwag po tayong ganun, may inibig ko. Sapagkat rapture will take place any moment, may inibig ko. Ang kukunin lamang ng malapun noon, yung mga banal, binalal ng ating dakilang Diyos sa buhay. Magtapat tayo sa pagibigang ating kasampung bagit handog, lagi tayo nagpupuri. Ang pagpupuri, hindi lamang sa ating pananambahan, may inibig ko. Ito po yung ating pinaka-weapon
sandata natin ito kung tayo lalabas sa ating mga tahanan. Kinakailangan sa inyong paglabas sa inyong mga tahanan, meron ka ng at least kahit 2 oras, 3 oras, habang mas mahabang oras sa pagpupuri mo, lalo kang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diba, super salo? Lagi tayo nagpupuri, nag-aayuno. Lalo pat ating namamalas na nalalapit na pagbalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kinakailangan lagi po tayong malinis sa sidlan, hinihirang ng ating dakilang sa buhay. Sabagat sa ating pag-aayuno, nawawala po ang lahat ng ating mga kahinaan, mga iniibig ko. Pati makaramdaman mo, mawawala. Ha? Pagpapalain ka lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diba, super salo? Kaya may iniibig ko, sa bawat Kristiyano na tayo po'y madatnan ng ating dakilang sa buhay, katulad ng servant, may inibig ko, kahit wala ang amo niya gumagawa, dapat ganun po tayo, may inibig ko. Hindi tayo gumagawa lamang pag meron po nakakakita sa atin. Kundi bagkos gawin natin na mula sa ating mga puso, kung ano man po yung mga katungkulan na pinagkalob sa atin. Kung tayo man po tinawag ng bilang mga ngaral, mga awit, manunugtog, mga inibig ko, member ng gawang ito, isagawa po natin, isa sa puso po natin yung lahat ng katungkulan na pinagkalobsan na atin, ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Sa mga awit, pag tayo umaawit, mga inibig ko, malala ko sinasabi at minamahal ginagasang pastor, mga inibig ko, several years ago, nasabi niya, pag ikaw'y umaawit, parang yun na ba yung huling pag-awit mo sa mahal na Panginoon, ibigay mo na yung the best na pag-imadama mo, yung manipresent sa ating mahal na Panginoon. Yun dapat ang mga ugali ng mga isang mga awit, mga inibig ko. Lahat tayo, mga inibig ko. Na pag tayo maawit ay namnamin natin yung mensahe ng ating inaawit, mga inibig ko. At mamamaya, mararamdaman mo kaagad ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iba, super salo! Sa ating pag-awit, mga inibig ko, bilang tayo mga awit, mga inibig, kundi talaga natin kaya minsan mag-tumis fasting, itago po natin, mga inibig ko, huwag tayong makita ng ating mga kapatiran. Kung di po talaga natin kaya, doon pa lang sa bahay niyo, kumain ka na kung di mo talaga kaya. Lalo na yung mga may edad na mga inibig ko. So, balit kung iniibig mo malapanon, hindi mo mararamdaman yung gutom na yan. Ang mararamdaman mo lagi yung kalusugan, kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diba, super salo? Eh, hindi po tayo gumagawa lamang, mga inibig ko, na meron nakakita sa atin. Kadbos, ang sabi ng balang kasulatan dito po sa from the Epistle of Paul, the Epistle chapter 6, Verse 6 and 7, kanya lamang po. The book of Ephesians chapter 6, verses 6 and 7. Now with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will doing service as to the Lord and not to men. God bless you po. Mga taga-Epheso kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7. Hindi ang paglilingkod sa Panginoon na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa mga Panginoon at hindi sa mga tao. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa buhay. So maliwanag, mga inibig ko, ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po ito paimbabaw. Hindi ito pagpapakita ng tao lamang, may inibig ko, ito po ay mula, nagmumula sa ating mga puso. Kaya pag nagmumula sa iyong puso, ang paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, ano man mga pagsubok, ano man mga kahirapan, may inibig ko, maging kamatayan, may inibig ko, ito hindi makapaghiwalay sa pag-ibig ng ating dakilang sa buhay, kundi magpapatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya modesty aside, nakaka-bless talaga yung ating mga beloved first batch, may inibig ko, na talaga sila itong na umuuna sa ating banal na gawain. Kahit umulan, umaro, bumagyo, mga inibig ko, nandun ang kanilang pagsasagawa ng kanilang katungkulan, mga inibig ko, na mula sa kanilang puso. Maalala ko sa Amorante po tayo nun eh. Habang nagbabaklas nga, umuulan eh. Umuulan ha? Umuulan. Ano na rin ko sa kapatid natin? I live for Jesus. Nag-aalis ng mga trongka. Ay, sabi ko, glory to God palaga. Pinagpala ang mga kapatid. Ibig sabihin, mga inibig ko, talagang pagmula sa puso mo, ang paglilingkod mo sa ating mga anumang hirap, ang ginagawa mo, parang baliwala yan, mga inibig ko. Hindi mo mamaramdaman yung hirap, yung pagod. Sapagat yung pagod, pag itinulog mo, wala na yan, tapos na kaagad, mga inibig ko. Kahit 3 oras ang tulog mo, pag hiningi mo sa mahal mo, gawin parang 8 oras yung tulog ko. Pagising mo, parang busog na busog ka sa tulog mo, mga inibig ko. Puri na ating dakilan sa buhay. E ba, super salo? Kaya ang paglilingkod, mga inibig ko, kahit wala ating beloved parents in the Lord, the beloved children, beloved workers,
Gampanan po natin yung dapat natin gampanan. Isagawa natin ito muna sa puso. At ngayon, upang ito, may warning po ating malapanong mga inibig ko. Dito muna tayo sa babala ng ating malapanong. Kung nais natin makasama, mga inibig ko, sa nalalapit na pagbabalik ng ating tagalang sa buhay, ating pong magkasunod ang basahin po itong dalawang Revelation chapter 3 verses 15 and 16 and Revelation chapter 2 verses 4 and 5. Kaya nilaman po. The book of Revelation chapter 3 verse 15 and verse 16. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. The book of Revelation chapter 2 verses 4 and 5. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. God bless you. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, ang talata ay 15 at 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikay ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Dito po sa Apokalipsis 2, ang talata ay 4 at 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kaldero sa kaniyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y babala sa bawat isa sa atin. Hindi dito pinag-uusapan kung dekada na iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kinakailangan, mainibig ko, na tayo po'y maglilingkod na pong katapatan ayaw ng ating dakilang Diyos na mga lukewarm Christian. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay maging mainit, on fire, serving the Lord, mainibig ko. Kung nais natin makasama sa kanyang nalalapit na pagbabalik, mainibig ko, kinakailangan na tayo po ay magsikap na makasama sa nalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Kristo. Sapagkat walang second trip sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kung sa airlines, sa mga shipping, meron. May last call pa nga, mainibig ko. Pero dito, wala. Minsan lang. Sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, tiyakin po natin na tayo po makakasama sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala mo sana kahit isang maiwan sa atin. Nito ang panalangin ng taon ng Diyos, mga inibigo, sa mga tatawagin pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin makaligtasan, mga inibigo, upang makatiyak tayo na makakasama, mga inibigo. At sabi pa rito, meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. Kahit alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka, at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo, aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalagyan, maliban na magsisi ka. Kaya alalahanin po natin lagi, mainibig ko, kung saan po tayo nagkulang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsisihan natin yung ating masamang gawa na hindi kinalulog na ng ating nakilang sa buhay. Ibalik natin yung una nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ikaw mismo, kapatid, ang nakakalam sa iyong sarili, kung ano ang status ng iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang pinagagawa ng ating dakilang sa buhay na dapat natin gawin upang tayo po makakatiyak na makakasama sa kanyang nalalapit na pagbabalik anytime now. Huling talata, dito po sa Jude chapter 1 verses 20 and 21, nandito na rin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. The book of Jude chapter 1 verses 20 and 21. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. God bless you po. Jude kapitulo 1, versikulo 20 at 21. Ngunit kayo, mga binamahal,
Papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay ng walang hanggan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos na po na tayo po'y magsipanatili sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na dito hindi nagkulang sa pagtuturong ating dilablabed personal, dilablabed children, kung paano tayo lumakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung ating pong pananampalataya, sabi dito, pakabanalin natin ating mga sarili sa ating pananampalataya, may inibig ko. Kaya yung ating pananampalataya, lalo lamang lalaki ng lalaki, may inibig ko, lalago ng lalago, pag tayo patuloy na dumadalo sa gawain ng ating dakilang buhay, isinasagawa natin na 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga dati nating gawin, alisin na po natin yan. Sapagkat tayo binago ng lubos na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo ay naghahangad na makakasama sa nalapit na pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibigay po natin the best na paglilingkod sa ating dakilang sa buhay. Sapagkat sabi doon sa last verse, may inibig ko, pag tayo po'y nanatili sa kanyang pag-ibig at yung ating pinanalampatay, kaligtasan natin, hinawakan natin ng mainam yung buhay na walang gang na ipinakawin sa atin anytime now. Kaya nga may inibig ko, sabi ng ating banal na kasulatan, sa una natin nabasa, may inibig ko, tatapat katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa mga kita nila ang kaharya ng Diyos. At upang tayo makatiyak, mga inibig ko, na walang maiiwan sa atin, lahat tayo sumunod at ganapin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibalik po natin yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang hinahanap ng Diyos na dapat natin gawin, mga inibig ko. Yung pag-ibig ng una natin siyang makilala, mga inibig ko. Kaya nakakabless sa mga napakinggan natin, mga patutukan niya magmula noon hanggang sa mga oras ito, yung kanilang nag-uumapaw na pagalingkod, yung kasiyahan, kagalakan, ay nalamdan nila hanggang sa mga oras na ito, yan ang hinihingi ng malaman na dapat natin mapasa atin upang anytime na pabalik siya, nakakatiyak tayo, mainibig ko. Kaya natin tayo tumayo, mainibig. At minsan pa natin papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon habang ating ilan niya ating inibig ng mga Panginoon pumarito po kayo sa harapan. Tanggapin niyo po ng forma ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, araw ng kaligtasan, ngayong araw ng pagtanggap. Mga sa ating beloved podcast viewers, hallelujah, tayo po lahat ay tumayo, awitin po natin, may inibig ko, hallelujah. Ibreak natin yung una nating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Kung nais natin na tayo po'y makakatiyak, na tayo makakasama at hindi tayo may iwas sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hinahanap-hanap ko itas po ating mga kamay, mga inibig. At may isa pa natin papurihan ang ating dakilang sa buhay. Sometimes during our ungodded moments, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kinalugan ng Diyos. Kaya kung nais natin makakapiling ating mga po anytime now, ibigay natin yung ating puso ng pumpo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alisin ang mga galit po sa ating puso at isipan, ang mga pagkabahabahag at pagkakabi-kabi. Alisin po sa ating puso at isipan, mahinibig ko. Kailangan natin tayo ng walang tungis, walang kapintasan na ating pinakahama ng Panginoon. Hallelujah! Habang ibinibay mo sa dami ko, pinakagawa ang magbangpan. Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa mga panahon mamahalin, sasambahin at palilikuran. Una pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglingkod di ko rin ipagkakain. Iyon, iyon ang puso ko. Ngayon sa'yo'y nagmamaling. Magmula ngayon hanggang doon sa
Sa puso natin yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nakakatakot ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Konting panahon na lamang dahil sabi ng banal na kasulatan, ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Kaya yung unang pag-ibig natin, huwag magmaliw, ngunit mananatili hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa ating minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kayo po ay lubos na pinagpala sa araw na ito sapagkat alam namin na ang Diyos ang tumawag sa inyo sa mga oras na ito. Saksi po kayo kung papaano yung mga buhay na patotoo na inyong narinig, yan po'y magaganap din sa inyo kung kayo'y magiging tapat. Ito ang unang pag-ibig nyo, dapat hindi magmaliw hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kung tanggapin nyo siya bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay, kayo'y lubos na pagpapalain. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan, the four requirements of salvation. Una po ay ang pananampalataya.
kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na totoong nais mo magbago upang maging banal, matuwid, ikaw ay tutulungan niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yamang nakapagsisi na kayo, dito po, dito nakasalalay ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Ilulubog kayo sa tubig through immersion. Kailangan mong ipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu. Kaya paglubog mo sa tubig, pag-ahon mo, gaano man kalaki ang iyong kasalanan. Kung ikaw ay taus-pusong nagpakumbaba ngayon, tinitiyak natin, lubos ang pagpapatawad ng ating dakilang Diyos na buhay. At ang pang-apat, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Hindi mawawala, hindi magmamaliw ang unang pag-ibig mo hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Tunay po na ikaw naman ay babautismuan ng kanyang banal na Espiritu. Sa iyo ang banal na Espiritu. Nakita niyo po yung mga umiiyak, nanginginig sa presensya ng ating mahal na Panginoon. At pag sumayo ang banal na Espiritu, yun na yung kapangyarihan. Wala kang katatakutan dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ikaw ay tunay na anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya pag naisagawa at naganap ang apat na reglamento ng kaligtasan, bukas ang langit para sa iyo, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kayo po yumuko, pumikit bilang pagpapakumbaba naman sa ating dakilang Diyos at sambitin niyo po ang panalangin ito. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami naman po ang manalangin para sa inyo. Amen. Praise the Lord. Upang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na malapastor, Ebanghelista Wilde E. Almeda, your end time prophet, salamat po, O Diyos, sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Matawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po ang iyong kamay. Dalawa na po yung naisagawa, pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Mamaya po, after po ng closing prayer, magpabautismo po kayo. Huwag po kayong umalis sa banal na gawain na hindi na bautismuan dahil upang makasiguro nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, lubos ang pagpapatawad ng Diyos. At ang pang-apat, ang Diyos na mismo
Pagkatapos mo mabautismuhan, ang Diyos ang magbabautismo ng banal na Espiritu habang ikaw ay tapat na naglilingkod. Kaya ang gagawin na lang natin, magpapatuloy tayo, mananatili tayo dito hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon sa tapat na paglilingkod. Kaya anyayahan niyo po ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kamag-anak na hindi pa nasisave, ang mga kaibigan niyo po, at kayo mismo, mararanasan niyo ang lahat ng pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual. Amen. God bless you all po. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick, maging ating mass healing. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved brother Hill Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, brother Joey Mancera. At sa ating pong pangailangan, amen, praise God. Ating po muna ang siya sa atin, ating mga sarili. Sometimes during our guarded moment, nakagawa po din ng mga bagay na hindi kinurugdan ng Diyos na dapat natin pagsisihan upang yung ating panalangin didinggin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, praise God. At atin na po ipatong mamaya ang inyong kanang kamay sa inyong ulo, kalimang kamay sa pati ng karamdaman. Isipin po natin ating minamat ginagana pa sa Ebanghelyo sa Almeda, nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo, amen, praise God. May sapat po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, praise God. Opo, dakila mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Amin, pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagpupuklang mga biyaya sa pangunang dalangan ng taong inilangasan. Amin, minamahal, ginagalan, Pastor Evangelista, Will Armeda, and Papa Ogab. Minsan pa nito, mga anak mo, buong pagsasumamo, buong pagpapakumbaba. Amin, ng kahabagan, ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkakapagkukulang, pagkakasala, pagsalan sa sabala kalooban. Minsan na pagbigyan ng mga kahinaan, patawang baw sa amin, O Diyos, hallelujah. At bago po sa amin mga pangailangan, patuloy namin sinusumamo, dinadalangin sa iyo ang mahabang buhay, kalusugan, kalakasan, amin, minamat, ginagalan, Pastor Evangelista, Will Armeda, ang alam po sa mahin, umang kami, patuloy na may papanalangin, lalakad ng sakdal, banal, kaya ay sa maharap at makapagdala pa ng maraming kaluluwa hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi sa ibalik pa ng mundo, O Diyos, at ibuhos mo ang mga dakilang pagkapalang pisikal, matiis, spiritual, kapal sa kalimbusang bayan. Ito ang aming samot panalangin sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus sa lahat po namin mga pangilangan. Ang sabi mo, hindi migsing kamay upang di maabot ang pangilang hindi sarado yung pagkini pangilang kaysa uso aming pinagkakaisang pinalalayas ang lahat ng mga espiritu ng karamdaman, demon of tibet, sa mga problem, sakit sa puso, leprosy, insomnia, goita, kople, weak lung, time na kitrobol, nasa the flesh, benglory, pride of life, mati lilisin ko, bitterness, poverty, COVID-19, at uli ng cancer, cast out from us, be born until and be there forever, demons of infirmity, sickness and diseases, doesn't and believe, cast out from them, be born until and be there forever, hallelujah, be blessed, for thy is the kingdom, the power and the glory, forever and ever, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise God. At bilang panalampalataya sa ating tagasubuhin, atin na po nakamtan yung ating pong mga panalangin. At sa tawag ng Brother Jojo Loving God, itas po ang dalawang kamay, ay sabi po luluksa tatlong beses, sabay-sabay po, sabay sigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Misa pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Atin po na angkin yung ating mga panalangin sa ating tagal sa buhay. Amen. Arbasyo, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ang kanilang magbibigay pong patang sa ating Brother Jim Preacher, Brother Dr. Dick Alarco sa kanya pong mga announcement. God bless you, Brother Hill, my beloved co-preacher. At mga minas sa atin, po mga halaga, mga anunsyo po, sa mga announcements, mga anumal, sa lahat-lahat, ating po minamala kapatiran, higit sa lahat, sa inyo po ay minamala webcast viewers, sa aming minamala mga pinagpala mga kababayang Pilipino, at sa ating po mga minamala mga pinagpala mga bisita po rito, ating mga banalagwan po, Miyerkules, Biyernes at Linggo po, every Wednesday, 1 p.m. up to 6 p.m. At this coming Friday, bumalik po kayong muli, mga namahal. Tayo po yung magkita-kita upang muli sumamba at magpuri magpasalamat sa tindikil ng Diyos every Friday from 1 p.m. up to 6 p.m. din po, mga minamahal, sa darating Linggo, mga namahal. Yan po yung maghapo po this coming Sunday po, that is March 5, 2023, sa Amoranto Sports Complex or Amoranto Stadium, mga mga. This coming Sunday po yan, from 10 in the morning up to 4:30, 5 p.m. Inyo po nga, kainin nyo pong patuloy na subaybayan, mga namahal, ati pong live streaming, ati pong central live stream, patuloy nyo pong panuorin sa amin naman ng kababayang Pilipino, upang kayo po'y tuluyan na kahabagan ng mahal na Panginoon at makalapit sa kanyang pumanapaanan, pagpalain sa lahat ng mga bagay gaya ng mga milyon-milyon mga pinagpala mga mananampalataya dito po sa AMC, the Jesus Miracle Crusade. Ati pong banalagawain po, mga minamahal, ay napapunod po sa FB page, JM
CM Central Live Stream at sa YouTube din po, JM CM TV. Ang atin naman pong TV program, yan po tuwing Sabado po sa gabi, ang Jesus Miracle Crusade tuwing Sabado. Mga minamahal, yan po yung nagsimula po ng alas 10:30 po, mga minamahal, alas 10:30 ng gabi ng Sabado hanggang alas 10:30 p.m. up to 12 sa PTV Channel 4 po yan. Mga minamahal, ang atin pong website www.jmcm.org. Mga minamahal, meron din pala yung radio program, yung pong subaybiyan, pakinggan ang Jesus Miracle Hour. Ito po sa DZME, sa Radyo Uno po, 15, 30 kHz. Yan po sa AM band, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po ng hating gabi. At sa mga nagnanais pong humiling ng panalangin po o pagpapayo, kayo po'y maaari pong tumawag sa 8372-9194 and 8375-1148. At sa ating pong patuloy na pagbibigay ng ating pong mga vows, pledges and tithes and offerings, maaari niya mga mga kunyais po niyo po sa ating mga JMCM bank account sa Banco de Oro. Yan po sa favorite branch at kahit sa ampong branch ng Banco de Oro, mga mga nationwide, maaari po kayo pa makapag-deposto. Yan po mga vows, pledges and tithes and offerings, yan po mga upang patuloy po maipalaganap po natin ang nag-isang ebanghelyo ng kaligtas na upang mga bilyon-bilyon mga taong wala pa pong Kristo sa puso, nakakahabag, nakakawa, sila na po makalapit po sa panan ng mahalapit. At ito pong JMCM Bank Account, yan po sa BDO, at ang pangalan ay the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pwede rin po yung Jesus Miracle Crusade or JMCM or JMC po. When you deposit, pwede rin po yung JMCM with savings account number 000-0000-3902-6877. At mga sa ating pagkatapos, aking pong inahanihan ang bawat say, tumayo na po. Kailin po, tayo na po tumayo. At habang atin na po ang ibigay ang lahat ng pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, Brother Johnny, my beloved co-preacher, sa ating pong closing prayer. God bless you, beloved order preacher, beloved Dr. Calarcon, mga minamahal. Tayo po'y sama-samang dumalangin. Dakila at mapagpala naming amang banal na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, at sa unang dalangin na aming kagalang-galang at minamahal Pastor Evangelista Will Estrada Almeda, your end-time prophet, pinakamamahal pa Jesus, kagitos puso na nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay at tatapos ng banal na gawain na iyong pinagpala at nilagisan. Maraming maraming salamat po sa ebanghelyo na kaligtasan namin na pakinggan sa araw na ito. At lalo higit sa lahat, sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin at darama sa tuwi-tuwi na. Maraming maraming salamat po at sa aming pong pag-uwi. Gabayan mo po kami pag-ingatan para tingin mo po kami ng maluhati sa aming mga tahanan. At ilayo mo po kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat aming mahal na mga kapatiran, sa lahat aming mga webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you all, mga minamahal, to all of our live guest viewers. God bless all. We love you all in the Lord. But as Jesus loves you more, ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita
with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord.